book. Okay. Kasi nagtatrabaho ako sa mga bata, exposed ako sa mga bata. Kasi nagtatrabaho ako sa daycare. It happened that after sa work mo, first day, yun na ang symptoms na na-feel ko. So, that night, parang ano, I started to feel chills. Ginaw ako, masakit ang ulo ko, ganun, fever. So, ang ginagawa ko, nag-toop ako mga 8 minutes. Nilagyan ko ng asin, ginger, at saka yung garlic. Yun, in a boiling water. Yun ang ginagawa ko for 8 minutes. So, after ng soop or toop, nag-rest ako, natulog ako after that. The next morning, kinetest ko yung temperature ko. Wala na akong fever, wala na akong sore throat, pero meron pa ako masakit yung katawan ko pa. And then until now, Saturday ngayon, 2 days past, wala na akong sore throat at fever, pero yung headache meron pa, pero hindi na siya worse tulad ng na-feel ko first day. So, ngayon, napapunta ko kami doon sa hospital for the COVID testing. Sabi ng asawa ko, para siya yung mataas na, what do you call it, like airbag, like Q-tips. Parang ganon siya. Parang mataas na nido. May kusok sa ilong. Para daw weird feeling. So, yan ang gagawin ko today. Hindi ko pa yan naranasan. Kailangan ko kasi ng COVID testing. Kasi, exposed ako sa mga kids. Na para din na ma-sure na wala akong COVID. Meron siya mga
issues. So, madaling ma-apikuhan yung mga sakit ka mo. So, I'm so worried. Symptoms ko. Kasi dati, kung gano'n ang feeling natin, may fever, may bubo, sipon, gano'n, ay mag-inom lang tayo ng yusin para si Tamol, mamawala lang yan after a few days. Hindi at tuob or suob lang din. Pero ngayon, sa sitwasyon natin ngayon, sa health emergency, kailangan natin i-assure na kung saan tayo mag-work tayo, dapat na assure na negative yun. So, bago umasok sa trabaho. Since na expose ako sa mga bata, kailangan ko mag-report ng medical result sa employer ko na ako ay safe pagbalikan ko sa trabaho ng Monday. Otherwise, I'm self-quarantine ako for 2 weeks. Maybe 3 weeks, I'll be back from July. Positive, God forbid, in the name of Jesus. So, yan lang po. Malapit na kaming parating sa hospital. Mga 15 to 20 minutes ang drive mula sa bahay namin patungo sa hospital. So, salamat naman na ito ay free testing para sa COVID. So, wala pong bayad dito. So, yan ang maganda ang medical dito about yung health emergency. Kasi na bigay sa atin, sa amin, na yung free. So, yeah. Salamat at see you in a bit. Okay, malapit na po kami makarating sa hospital. Out. Oh, ha? The college? Oh, it's not in the hospital. Sorry about that. Here in the college campus. Nice ang campus nila rito, nakita ko. Ito po yung college campus dito sa area namin. Hindi pala kami pupunta sa hospital, kala ko. Kasi pare pala yung screening for COVID at saka yung sa hospital. Diyan ako. Diyan ako pupunta. What did you say to her? I have it. Keep your windows up.
text message from when you booked your appointment? What? They were supposed to send you a text message when you booked your appointment. I thought you meant for it. Okay, we went through to that guard over there. These guards. Oh, lots of barricades. I'm scared about how they do the screening. Lord, it's not possible. I'll take a video. Okay. Okay, I just did the screening. Oh, that was weird. I closed my eyes. I don't know, the thing is very low. And, you know, like sticking to your nose, it's weird feeling. So, by the way, anyways, just nagtanong ako kung ilang days makuha yung result kasi babalik ako sa Monday. And kailangan ko yung medical result for COVID testing. Eh, if hindi ko makuha yung result, hindi pa ako babalik sa work. Pero, natawa ako sa workplace ko kung natanggap nila ako kahit hindi pa, wala pang result. Bawal pala yung mag-video while doing the screening. So, kaya hindi ko nakakuha ng video while yung mataas na stick na ipopsok sa ibong ko, hindi ko nakuha yung video. Tapos bawal daw. So, wala ko magawa. So, that's it for today. Thank you for watching. Hope everybody is safe. God bless. Bye-bye. Hello, everyone. I'm back. I let you know, ito po yung resulta sa ginawa ko po na COVID screening test na ginawa ko po nung isang araw pa. Mga 2 days po ang resulta. It's based sa papel na binigay ng doktor after sa screening. It's here. It's here like 5 to 7 days. But ang resulta ay 2 days lang. So, ito po yung online na pwede makita kung ano ang resulta, bioreference laboratories. So, 2 days lang meron ng resulta. So, ito po yung lab reports, yung latest test results na ginawa ko. So, ito po yung screen. Okay, COVID test screening lang ang ginawa ko, hindi na yung mga other health issues. So, i-click ko lang yung latest test. So, makita nyo po yung name ko nasa right side. So, ito po. Marivic. So, ito po yung resulta, thanks God, na negative po ang resulta, hindi po positive. Not detected for the COVID-19 test.
kasi nga nagka yung nagpa-test ako dahil sa symptoms na na-feel ko, yung fever, headache, sore throat, body ache, mga ganun. So I was scared that it might be a COVID thing, but thank God that na hindi yung positive ng resulta. So it's negative or not detected. So 2 days lang may resulta na po. Thank God na hindi positive yung resulta. So salamat at ito ay napaka dali na makita yung resulta, pero online lang makita na agad. Okay, thank you for watching. Bye-bye.